sa mga balitang consumer at kalakalan. Sumipa naman ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ngayong Marso. Base sa monitoring ng Agriculture Department, pumapalo na sa 50 piso kada kilo ang bentahan ng bigas ngayon sa Metro Manila. Mas mataas yan kumpara sa 32 hanggang 40 piso kada kilo sa parehong buwan noong nakaraang taon. Pumapalo naman ng 58 pesos kada kilo ang well-milled rice na dati po ay hanggang 45 pesos kada kilo lamang. Ayon sa Bantay Bigas, malayo ito sa ipinangakong 20 pesos na bigas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Asahan din daw natataas palalo ang bentahan ng bigas. Yan nga ay sa kabila ng panahon ng ani ngayong Marso. Kahit kasi nagsimula na ang anihan ng ilang magbubukid sa Isabela at Mindoro, nananatili pa rin sa 60 hanggang 65 piso ang presyo ng bigas sa mga naturang probinsya. Nauna namang tiniyak ng Agriculture Department na bababa ang bentahan ng bigas ngayong buwan. Samantala, balak ng Finance Department na taasan pa ang buwis sa mining sector at bawasan ng tire o bilang ng mga level na basihan ng kumpanya sa babayarang buwis. Layo ng DOF na simplihan ang sistema para matiyak na nakukuha nito ang nararapat na kita mula sa industriya. Mas mapapadali rin daw nito ang pagpapasunod sa mga kumpanya na magbayad ng buwis. Sa ilalim ng panukala ng DOF, pareho pa rin ang computation para sa margin-based royalty. Pero magiging four-tire structure na lamang ang ipatutupad sa sistema mula sa kasalukuyang 8. Kapag naipatupad ito, tataas sa 1.5% ang minimum rate mula sa kasalukuyang 1%. Pero pangamba ng Chamber of Mines of the Philippines, mababawasan ang pagiging competitive ng industriya. Nananatiling pula naman ang stock market. Kahapon po yan sa ikalawang sunod na araw. Nagsara ang Philippine Stock Exchange Index sa mahigit 6,800 points. Mas mababa yan ng halos 27 puntos o 0.39% kumpara noong Martes. Ayon kay Luis Limlingan ng Regina Capital Development, humina ang stock market dahil naghihintay ang investors ng policy direction mula sa Bangko Sentral. Kailangan kasi nila ng indikasyon kung saan patungo ang inflation ng Pilipinas at ng buong mundo. Partikular daw na o ayon din kay Claire Alviar ng PhilStocks Financial, ininda ng stock market ang negatibong sentimiento mula naman sa ibayong dagat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.